Sup, welcome all for today's videos. Magre-refiber tayo ng api the pipe sa ating motor. So ayun na nga, tinatanggal na ang ating tornilyo ng pipe, tatlong allen key at isang 12mm na bolt. At ayun, sa wakas, tatanggal na natin ang ating pipe. Ayun no, inalog pa nga oh, ang luwag na, di ba? Kaya kailangan ng palitan. Dito guys, kailangan natin ng barena para matanggal natin ang mga rivet ng pipe. At ayun oh, bilis oh, tanggal na kaagad. Kita na natin agad yung screen ng pipe sa loob. Dito naman, hinugot na natin ang nakalagay na fiber sa pipe. Ayan, no? Kita nyo, hindi pa gano'ng maitim. Ayan, hindi pa gano'ng kaitim kasi medyo bago pa yan, pero maluwag na ang screen niya, kaya palitan natin. Ayan, nililinis, sinatanggal ang mga natirang fiber sa tip. At ayan na nga, yung natirang rivet, tinatanggal na rin para malagay natin ang bago mamaya. At dito naman, pinupokpok na ang screen para mag-fit ito sa lalagyan natin mamaya kasi medyo lumuwag na nga. Nilabasan natin ang ating pangmalakasang fiber wool. Tapos ilulubog lang natin sa tubig yan. Makikita nyo isang plastic yan. Nilulubog natin sa tubig para hindi siya mag-iwahiwalay pag nilagay natin sa loob ng ating pipe. Yan. Yun no, unang batch ng fiber ilalagay na natin sa loob ng pipe. Ayan. Para siksik na siksik. Kita nyo naman guys, nalagay na natin ang unang fiber. At ayan ang kasunod. Pinipigaan muna natin syempre para matanggal ang ibang tubig. At hindi masyadong mabasa ang loob ng pipe. Ayan, siksik lang ng siksik. Para malutong yan mamaya. Tapos, ayun na nga, kumuha pa ako ng isang plastic ng fiber. Kasi medyo kinulang at kailangan talagang siksik na siksik. At ayan na nga, kinabit na. Ayan no, kung makikita nyo guys, sobrang siksik nyan sa pipe natin para mas matagal ang buhay ng fiber at mas malutong. Nakita nyo naman dito, nakabit na natin, nasiksik na natin ang fiber sa loob. At ayan, nire-revet na ulit para secured ang pipe at siksik na siksik ang mga fiber sa loob. Ayan. Ayun na nga oh, kinakabit na yung tip sa pipe natin. So ayun na ba, ang bilis ah, nakakinakabit na ulit yung mga tornilyo sa pipe. Okay, ayan, pati itong tornilyo sa bracket, kinakabit na rin para mag-sound check na natin. Nakabit na rin sa wakas ang ating refiber na pipe. Kita nyo naman ang forma sa motor na to. Ayan, syempre hindi mawala yung sound check para mapakinggan nyo. Tara guys, pakinggan nyo. Grabe naman guys, narinig nyo naman diba? Kung buo na yung tunog at medyo malutong na kahit basa-basa pa yung fiber nyan sa loob. Ayun lang guys. Thank you for watching. Sup, Team Calcal.